So mga tol, matapos pong mabaliktad ang resulta ng laban ni Ryan Garcia versus Devin Haney mula sa panalo ni Ryan Garcia via majority decision, ngayon ay no contest na. At muling naging undefeated itong si Devin Haney dahil po yan sa pagpositibo ni Ryan Garcia sa Ostarin. Naban pa nga po si Garcia ng 1 taon sa boxing at nagmulta pa. Pero hindi pa nga po nakontento dyan si Devin Haney. Sinabing dapat daw maban si Ryan Garcia ng lifetime sa boxing at magmulta pa ng mas malaking halaga. At nag-request pa si Devin Haney na ipabura daw ang laban nila ni Garcia sa DAZN at YouTube. At sa latest naman na pahayag ni Devin Haney, gusto naman nito nakasuhan si Ryan Garcia dahil naka-apekto umano sa karir niya ang pandarayang ginawa ni Ryan Garcia sa kanya. Bumaba kasi ang market value ni Devin Haney mga tol. Kung dati rati, kumikita siya ng $3 million pataas. Ngayon, $1.6 million na lang ang makukuha niyang guaranteed purse sa laban niya dito kay Sandor Martin. Sumagot naman si Ryan Garcia mga tol sa balak ni Devin Haney na kasuhan siya. Paliwanag ni Garcia, paano daw siya kakasuhan ni Devin Haney? No contest na nga daw ang resulta ng laban nila. Ibig sabihin, parang wala umanong nangyari sa laban nila ni Devin Haney. Sa tingin din daw ni Garcia, hindi na rin daw lalaban sa kanya si Devin Haney. Nakapagtala na daw siya ng numbers kay Devin Haney at retirado na daw itong si Haney. Sa kabilang banda naman mga tol, matapos nga pong sabihin ni WBO Featherweight World Champion Rafael Espinosa na ang dream fight umano niya ay itong si Naoya Inoue. At hihintayin daw niyang umakyat ng featherweight division si Inoue. Bukod nga po kay Rafael Espinosa, sinabing nga din po ni 2 division world champion Jesse Bam Rodriguez na dream fight din umano niya itong si Naoya Inoue. Yan daw ang laban na gusto niyang mangyari ilang taon na ang nakalipas. Sa tuwing tinatanong nga daw siya kung sino ang dream fight niya, lagi daw niyang sagot itong si Inoue. Gusto daw niyang dayuin sa bansang Japan si Inoue. Kasalukuyan nga pong may record si Bam Rodriguez na 19-0 with 12 knockouts. May nakatakda siyang laban ngayong June 29 sa US kontra kay WBC Super Flyweight World Champion Juan Francisco Estrada. Nakataya dyan ang titulo ni Estrada mga tol. Sa ibang banda naman mga tol, matapos pong sabihin dati ni Gervonta Tank Davis na ina-knockout daw niya itong si Terence Crawford sa welterweight division. Nagsalita na nga po si Terence Crawford tungkol sa sinabi ni Tank Davis. Wika ni Crawford mga tol sa isang report, handa daw siyang bumaba muli ng 147 pounds para labanan itong si Tank Davis para sa pera kaysa daw sa credit. Malaking pera nga daw yan, pero sasabihin daw ng iba na binugbog lang daw niya ang maliit na si Davis. Kaya nagbabala si Crawford kay Tank Davis kapag umakit daw siya ng 147 pounds, ibang level umano ang makakalaban niya. Oo, malakas daw itong si Tank Davis, pero sa weight class lang umano niya. Ang hindi daw alam na maraming tao, ang 135 at 147 pounds ay malayo daw ang agwat. Sa ngayon, lalaban itong si Terence Crawford sa 154 pounds or super welterweight division. Ngayong darating na August 3, haharapin po niya si Israel Madrimov, ang kampiyon sa WBA super welterweight.